When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Then black pepper and salt. So first natin gagawin guys, we're going to blanch the pork into boiling water. So ang pagbla-blanch po dapat ng pork or any kind of meat, kailangan yan guys na kumulo ang tubig at hayaan nyo yan ng mga 2 minuto para sure po na malinis ang pork. Ayan, tatanggalin na po natin. Ayan guys, pagkatapos natin itong ma-blanch, then we're going to cut this into small cubes. Pero depende po sa inyo kung anong size ang gusto nyo. So ang tips ko lang po sa inyo, para maging soft ang pork, pwede kayong pumili ng medyo may taba, huwag yung sobrang lean. Kasi pag lean po ang meat natin or yung pork, matigas po yan. So kailangan may meat, then may konting taba. So ayan guys, ikakat na natin ito ng small cubes. Guys, ito na ngayon ang ating pork. So, ang next naman natin ngayong ikakat ay ang ginger, shallot, and yung garlic natin. I-chop yun natin ng maliliit. So, after makat natin or machop natin ang garlic, next naman ay ang ating chili. So you can adjust kung gusto nyo ng maanghang. Then squeeze na natin ang ating lime juice. Pero pag may kalamansi kayo guys, ayan, pwede kayong gumamit ng kalamansi. So first, ayan, maglagay tayo ng konting mantika and stir fry natin muna ang garlic, shallot, and ginger hanggang sa maging slightly brown together with the chili natin. Hayaan natin guys na lumabas ang mabagong amoy ng garlic, ginger, at shallot. And gaya ng sabi ko sa inyo, you can adjust yung chili guys. Kung ayaw nyo po ng maanghang, then konti lang po yung ilalagay ninyo. So, pag slightly brown na ang ating garlic, ginger, and shallot, ayan, igigisa natin or ihahalo natin ngayon ang ating lean pork. Then, ilagay ang salt and pepper. So, hayaan natin itong mag slightly brown or medyo lumabas ang mantika. Pero, don't overcook or masyadong brown ang kulay guys, kasi magiging dry ang pork sisig natin. So kailangan guys, as long as na medyo lumabas na yung mantika at medyo mag golden brown na po ang kulay, then pwede nyo nang ilagay ang mga seasoning ninyo gaya ng
lime juice, and yung vinegar. Kung wala kayong vinegar, or pwede kayong gumamit ng kalamansi. Ayan guys, ang ginamit ko dyan ay sukang pinakurat. So, let it simmer for another 2 minutes. Hayaan natin guys na yung lasa ay, or yung seasoning natin ay well combined sa ating pork sisig. Ayan guys, i-check nyo yung lasa. Pag kulang po, you can always season it with a little bit of vinegar, a little bit of salt. Then, kung gusto nyo pa ng mas maanghang, you can add the chili. So, pag okay na, then ayan, tra-transfer na natin sa ating sizzling plate. And if you have spring onion, pwede tayong maglagay sa taas para mas mabango at mas nakakatakam tignan. And ang last na ilalagay ko guys ay ang itlog. And guys, ayan guys, luto na ang ating pork sisig. Kainan na po. Pero yung iba ay ginagawang pulutan. So, hindi naman tayo marunong uminom, gagawin natin ulam.